ating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 24 na linggo sa karaniwang panahon. Noong kapanahonang ito, panahon ng bago pa itong panahon ni Jesus para sa mga sa kultura nila at tradisyon, ang babae ay isa sa mga itinuturing na mababang uri, yung kalagayan, no, yung status nila sa buhay. Kaya nga, kung mapansin niyo po, ang ilan sa mga binabanggit, no, sa Biblia, ang laging binibilang lang ay kalalakihan. Yung babae ay hindi. So, ang kalagayan nila, ang babae po ay nakadepende sa kanilang asawa. Kung mawala yung asawa, nakadepende ito sa panganay na anak na lalaki o kung sino pa yung susunod. Kaya medyo mahirap na sitwasyon ng isang babae. Kaya naiintindihan ni Jesus yung kalagayan nitong babaeng may anak na ililibing. Kasi, no, sino na lang ba naiwan sa kanya? Si Maria. Namatay na yung asawa ni Maria, si Jose. So, byuda na rin si Maria. Kaya madali para kay Jesus din na maintindihan yung kalagayan nitong babaeng ito. Byuda, namatayan pa ng anak. Paano na siya ngayon? Kaya, sa kanyang habag ay sinabi niya dito sa babae na huwag kang tumangis. Tapos, binuhay niya ang anak nito. Sinabi, "Binata, bumangon ka." At ito'y muling ibinigay dito sa babae. So, gusto lang din mapaalalahanan na siyempre lahat naman po tayo ay may mga role na ginagampanan. Lalong-lalo na sa isang pamilya, may kanya-kanyang role tayo na dapat nating ibigay kung gusto natin mas maging maayos ang ating pamumuhay sa loob ng tahanan. At dahil kung ano rin naman yung nagiging practice natin sa loob ng tahanan, ito rin ang nadadala natin paglabas natin ng tahanan. Either pagpumunta ka ng simbahan o ng komunidad o pumunta ka sa pamahalaan. Kailangan matutunan din natin irespeto ang ating pong mga
ginagampanan papel sa buhay. Yan nga sabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, tayo po ay bahagi ng iisang katawan. Kapag hindi nag-function ang isa, madadamay ang lahat. Kapag yung isa naman ay nag-function ng hindi naman dapat niyang gampanan, nagkakaroon ng kaguluhan. Naintindihan po ba? Ibig sabihin, no, sabi nga ni San Pablo, may mga itinilaga para maging propeta, may itinilaga para maging guro, may itinilaga o may binigyan ng kapangyarihan o kakayahang tumulong, may kakayahang tagapangasiwa, may kakayahang magsalita ng ibang wika. Meron din mga taong binigyan ng kakayahang magpagaling. Hindi lahat ay aakuin ng isa. Sabi ko nga, no, dapat nating irespeto at dapat nating gampanan ang mga role na ibinibigay sa atin. Nagkakaroon ng problema kapag mayroong hindi gumaganap ng kanyang role o mayroong namang umaako ng hindi naman kanyang dapat na gawin. So, nasaan nga ba tayo bilang bahagi ng katawan ni Kristo, bilang bahagi ng isang komunidad? Minsan po, no, yung kaya mo namang gawin lahat. Di ba, may mga ganun ding aspeto. Kaya mo namang gawin lahat, pero yun ba talaga yung nararapat? O baka hindi natin binibigyan ng pagkakataon na ang iba ay kumilos? Kasi ako na lang tayo ng ako, tayo na lang ng tayo. Hindi rin nakakabuti yun. Pwede mong masabi na magaling ka, pero hindi yun ang mabuting dapat na ginagawa. Ang role ng kaliwang kamay ay iba sa role ng kanang kamay. May mga department, no? Kahit nga sa gobyerno, di ba? May mga department na itinilaga. Kapag ginampanan ng iba, kinuha ng iba ang trabaho ng ibang department, nagkakadoble-doble, nagkakaroon palalo ng kalituhan. Kaya nga, pati sa budget natin, di ba? Nagkakagulo. Kasi meron namang DSWD, pero merong ibang department, no, office na gustong gumawa ng gawain ng DSWD. Iba ang role ng president, pero kapag merong gustong maging president, nagkakagulo. Kahit sa loob ng pamilya, di ba, nagkakagulo tayo kapag hindi natin nire-respeto ang role na ibinibigay sa atin ng Diyos. So, sa sitwasyon natin, dito sa Ebanghelyo, ang role ng anak, suportahan ang kanyang ina. Yung ina ay nakadepende sa pagkilos ng kanyang anak. Kaya muling ibinigay ni Jesus ang anak na ito dito sa babaeng balo. Amen.